Ang El Filibusterismo ay karugtong ng nobelang Noli Mi Tangere na parehong isinulat ni Dr. Jose Rizal. Isa sa mga layunin ng nobelang ito ay gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino noong panahon na sakop pa tayo ng mga Kastila. Nais ng may akda na himukin ang mga Pilipino na paalabin ang pagnanais na makapagtamo ng tunay na kalayaan at ipaglaban ang ating bayan. Ito ang mga pangunahing karakter ng nobelang El Filibusterismo. Sa nobelang El Filibusterismo, siya ay natatangi gawa ng kanyang kakaibang pananamit at bantog na mga ngalakal ng alahas. Sa kalagitnaan ng nobela ay naging tagapayo siya ng Kapitan General. Ang kanyang anyo ay nilarawan na may kayumangging balat, may kaunting balbas, mahabang puting buhok, at malalaking salamin na may asul sa nuwang. Si Simon sa nobela ay ang nagkukunwaring si Crisostomo Ibarra na nagbalik mula sa bansang Cuba, dala ang mga katanyagan at kayamanan. Siya rin ay isang malupit at walang habas na tao na determinadong magiganti. Sa loob ng mahigit isang dekada, si Simon ay nagtrabaho ng walang kapaguran para sa kanyang mga plano na layuning baguhin ang Pilipinas sa pamamagitan ng marahas na paraan na may mentalidad ng hanggang sa dulong hustipikado. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang may sagawa ang aking layon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, padaliin ang kanyang pagkasira kahit na dumanak ng maraming dugo. Sa kalaunan, ang paglalakbay at pakikibaka ni Simon ay kalaunang nauwi lang sa kabiguan. Siya rin ay may layuning iligtas ang kanyang nawalang pag-ibig na si Maria Clara mula sa kumbento, gamit ang kanyang pinaplano na revolusyon upang makamit ito. Ngunit matapos ang pagkamatay ni Maria Clara, nawalan siya ng lahat ng pag-asa at nais na lamang niyang wasakin ang lahat. Sa kanyang mga huling araw, gayunpaman nagkaroon ng pagbabago sa puso ni Simon at ipinahayag ang pagsisisi sa kanyang mga aksyon kay Padre Florentino sa kanyang huling sandali. Si Isagani ay isang ulila na kinupkop ni Padre Florentino. Ang pag-aakala ng karamihan ay anak siya ng amaing padre. Siya ay isang makataong kabataan na puno ng idealismo sa buhay at kasarinlan. Nahubog ng kahusayan ni Padre Florentino bilang isang Hesuita. Hinahangad niya ang tunay na pag-unlad ng Pilipinas at mabilis niyang ipinahayag ang mga ideya na ito. Isa siya sa aktibong kasapi ng samahang pang-istudyante at ilarawan bilang isang optimista, kaibigan ang istudyanteng si Pekson. Bukod dito, tapat siya sa kanyang mga pag-ibig tulad ng panulaan at kay Paulita, at nagpakita rin siya ng interes sa pag-aaral ng batas. Sa nobela, si Isagani ay kasalukuyang nagtatapos ng kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal at balak niyang mag-aral ng medisina. Bilang isang kasapi ng asosasyon ng mga mag-aaral, si Isagani ay may pagmamalaki at kadalisayan at madalas na inilalagay ang kanyang sarili sa alanganin kapag ang kanyang mga ideya ay nababastos. Hindi mo alam kung ano mang-aring mangyari sa inaarap. Kung sakaling magising ang ating bayan mula sa pagkakatulog nito sa maraming taon, makikita natin ang pagbabago. Tinutulungan tayo ng mga kababayan natin sa Madrid na magkaroon ng progreso at pag-unlad sa ating bayan. Ang mga nangyayari sa kasalukuyan ay nagpapakita na magiging maligaya ang kinabukasan natin bilang mamamayan ng Pilipinas. Ang kalakalan, industriya, pagsasaka, at kaalaman ay magiging maunlad. Sa karakter ni Isagani, makikita ang isang makataong kabataan na puno ng pag-asa na lumaya ang kanyang bayang sinilangan mula sa kamay ng mga mananakop. Ngunit sa huli,
Ang pag-ibig niya kay Paulita ang nanaig upang lisanin at isantabi niya ang mga radikal na pag-iisip nito, mga idealismo at pangarap para sa bayan. Sa nobelang No Limit ang Here, si Basilio ay isa sa dalawang lalaking anak ni Sisa at kapatid ni Crispin. Matapos ang kamatayan ng kanyang ina, nakahanap siya ng oportunidad bilang katulong sa bahay ni Kapitan Tiago, kapalit ng pagkain, tirahan, at pahintulot na mag-aral. Sa huli, siya ay naging isang manggagamot at yamang nagretiro na si Tiago mula sa lipunan, siya rin ang naging tagapamahala ng malawak na ari-arian ni Tiago. Si Basilio ay isang optimistiko at puno ng pag-asang individual sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Sa murang edad, ipinakita ni Basilio ang isang tiyak na kahusayan batid ang pang-aabuso ng kanyang ama sa kanyang ina at nakilala ang pangangailangan na hanapin ang kanyang pamilya matapos siyang tanggapin ni Celo. Ang aking hangarin lamang ay magaot ang mga malulubhang sakit ng aking mga kababayan. Dahil sa kanyang mga prinsipyo, sa una nilang takbo, tinanggihan ni Basilio ang alok ni Simon na sumali sa kanyang radikal na pakikibaka para sa bayan dahil hindi handa na ilagay ang kanyang sarili sa panganib at hindi nais na magiganti para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, gawa ng kanyang pagkawala kay Huli, naging malupit ang damdamin ni Basilio at kalaunan ay sumapi siya sa layunan ni Simon. Sa kanyang buhay, tapat si Basilio sa kanyang pamilya, kasama na si Kapitan Tiago na kanyang tinitignan bilang ama. Si Juliana de Dios ay ang bunsong anak ni Cabezang Tales at apo ni Tandang Celo. Siya ang pinakamamahal na kasintahan ni Basilio. Matapos na dukutin ang kanyang ama ng mga tulisan, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makalikom ng sapat na pera na pantubos. Bilang kapalit, kinailangan niyang magtrabaho bilang katulong na Hermana Penchang. Binayaran ang pagtatrabaho niya kay Penchang ni Basilio at binilhan ng bahay para sa kanyang pamilya. Sa panahon ng pagkakulong ni Basilio, lumapit si Huli kay Padre Camora, ang kura paroko ng Tiani, para humingi ng tulong. Nang subukan siyang hipuan ni Camora, tumalon si Huli mula sa tore ng simbahan at kalaunan nagpakamatay. Mapag-alaman din niya na mas ninais ko pang isanla ang aking sarili kaysa marapating mawala ang bigay niyang agnos sa akin. Si Padre Florentino ay ang pari ng bayan ng Tiani at ang amang pinag-ampon ni Isagani. Siya ang naging sandalan at nagbigay ng payo sa mga huling sandali ni Simon. Ipinanganak si Florentino sa isang mayamang pamilya ng sosyalistang taga-Maynila. Sa huli, siya ay napilitang maging pari ng kanyang relihiyosong ina. Hindi siya handa. Kanyang nilabanan ang kanyang ina sa pamagitan ng pakikipagrelasyon sa iba't ibang tao at pagtatalo sa kanya. Gayunpaman, sa huli, siya ay nagpumilit at naging isang pari ng Hesuita sa edad na 25. Ang mga tapat ang loob at ang mga karapat dapat ay kailangan magtiis upang ang kanilang ahikain ay kumalat at malaman. Mayroon ding hatol at pag-uusik ang Diyos sa mga maniniil. Pinakinggan ni Padre Florentino ang konfesyon ni Simon tungkol sa kanyang nakaraan bilang si Crisostomo Ibarra. Pagkatapos, ibinunyag ni Simon na siya ay naginom ng lason upang patayin ang kanyang sarili, ay ibinato ni Florentino ang kahon ng mga hiyas ni Simon sa karagatan. Alisan ito sa pag-asa na ang gayong yaman ay hindi na magdudulot ng karagdagang gulo sa sinuman. Sa mga sumunod na pangyayari, itinalaga si Florentino bilang katulong na pari ng bayan ng Pilip. Pagkatapos, lumipat siya doon kasama si Isagani at naglingkod sa mga mamamayan kasama si Padre Agaton. Si Don Custodio Salazar ay isang katolikong mapaglinlang. Hindi siya naniniwala sa pangungumpisal, sa milagro ng mga santo at ang pagiging banal ng Papa. Bata pa si Don Custodio nang dumating siya sa Maynila. Dahil sa kanyang mataas na katungkulan ay nakapangasawa siya ng isang mayamang tagalungsod.
Ginamit niya ang pera ng kanyang asawa sa pangangalakal. Siya ay naging tanyag at napabilang sa mga kinikilalang tao sa lipunan. Mahigit na 2 linggo na sa puder ni Don Custodio ang usapin tungkol sa paggamit ng wikang Kastila sa loob ng akademya. Siya ang naatasan na gumawa ng pag-aaral at magbigay ng pasya kung ang paggamit ba ng mga estudyante ay naaayon o hindi. Mga kapatid kong taga San Diego, ako'y labis na nangangalak na muling makapagtipon sa inyo ngayong araw. Gayunpaman, narito tayo hindi lamang upang magdasal, kundi upang muling magpasya sa mga bagay na may kinalaman sa kapakanan ng ating bayan. Bilang inyong lingkod at guro sa pananampalataya, isang pangunahing tungkulin ko ang pagpapalaganap ng kabanalan at pagpapanatili ng kaayusan sa ating komunidad. Nang dumating ang bahagi ng homilya, nagpatuloy si Padre Salvi sa kanyang pagpapayo na naglalayong mapanatili ang kanyang kapangyarihan at impluensya sa bayan sa pamagitan ng relihiyon at moralidad. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga salita ng kabanalan, may natatago siyang sariling adyenda na hindi niya ibinabahagi sa kanyang mga tagasunod. Sa pamagitan ng mga kilos at salita niya, nagiging malinaw ang kanyang karakter bilang isang praile na may ambisyosong mapanatili ang kanyang kapangyarihan at impluensya sa bayan at sa mga tao. Si Padre Camora ay isang praile na may kahinaan sa alak at sugal. Sa tabing dagat ng bayan ng San Diego, nagaganap ang isang pagtitipon na may kasamang pagsasagawa ng sugal. Makikita si Padre Camora na nagtuturo ng mga tao kung paano laruin ang mga sugal na ito. Mga kapatid, ngayong gabi, tayo'y magdiriwang ng isang kasalanan bilang mga malayang mamamayan. Ang sugal ay isa sa mga paraan upang ipahayag ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pagtaya at pag-asang manalo. Magsaya tayo at magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng may kapal. Sa kanyang paglalaro ng sugal, siya ay nakakakuha ng pera at impluensya na siyang nagpapahirap sa mga tao at nagpapalakas sa kanyang posisyon bilang isang kontrabida. Nagsimula ang lahat makalipas ang 13 taon mula nang mamatay si Nasisa at Elias. May isang bapor na kung tawagin ay Bapor Tabo na naglalakbay sa pagitan ng Maynila at Laguna. Ilan sa mga sakay nito ay ang mag-aalahas na si Simon, Basilio at Isagani. Nang makarating si Basilio sa San Diego ay dinalaw niya ang puntod ng kanyang ina sa libingan ng mga Ibarra. Sa di inaasahang pangyayari ay nagkita sila ng mag-aalahas na si Simon. Nakilala niya ito bilang si Crisostomo Ibarra na nagbabalat kayo. Upang maitago ang lihim ni Ibarra, tinangkang niyang patayin si Basilio. Ngunit hindi ito natuloy, kaya hinimok na lamang ni Simon si Basilio na mikiisa sa kanyang layuning maghiganti laban sa pamahalaang Kastila. Tinanggihan ito ni Basilio dahil nais niyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Samantala, habang ang Kapitan General ay nagliliwaliw sa Los Baños, ang mga mag-aaral na Pilipino ay naghain ng isang kahilingan upang magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Hindi ito pinagtibay sa kadahilanang ang mga pari ang namamahala dito. Sa gayon ay hindi sila magkakaroon ng karapatang makapangyarihan sa anumang pamamalakad ng nasabing akademya. Sa kabilang dako, ang mga mag-aaral naman ay nagdaos ng isang salo-salo sa Pansiteria Makanista de Buen Gusto. Ito ay sa kadahilanang masama ang kanilang loob dahil sa kabiguang ipatayo ang akademya ng wikang Kastila. Tahasang tinuligsa ng mga mag-aaral ang mga pari. Kinabukasan, sa mga pinto ng universidad ay natagpuan ang mga paskin na naglalaman ng mga pagtuligsa at paghihimagsik. Ibinintang naman ito sa mga kasapi ng kapisanan ng mga mag-aaral dahil dito ay pinadakip ang mga mag-aaral at nadamay sa mga dinakip si Basilio. Labis naman itong pinagdamdam ng kanyang kasintahan na si Huli.
Upang mawawalang sala ang mga estudyante ay nilakad ng kani-kanilang mga kamag-anak ang pagpapalaya sa mga ito. Habang naiwan si Basilio sa kulungan na nag-iisa dahil wala siyang naging tagapamagitan. Bagamat urong sulong ay tuluyan nang nilapitan ni Huli si Padre Camora upang hingian ng tulong na mapalaya si Basilio. Pinilit din siya ni Hermana Bali dahil sa pag-aakala nito'y ang pare lamang ang nag-iisang maaring lapitan para sa kalayaan ni Basilio. Sa kasamaang palad na isagawa ni Padre Camora ang paghahalay kay Huli. Dahil sa pangyaring iyon ay tumalon sa bintana ng kumbento ang dalaga na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy pa rin si Simon sa pagbabalak ng pagiganti sa pamaalaan. Upang matuloy ang kanyang balaki na inikipagsanib siya sa negosyo ni Don Timoteo Pilaes, ang ama ni Juanito. Nagawa niyang ipagkasundo ang kasal ni Juanito at Paulita Gomez, ninong sa kasal ang Kapitan General. Samantalang ang mga may mataas na katungkulan naman ay inimbitahan sa piging na ideraos. Makalipas ang 2 buwan ng pagkakakulong ay nakalaya din si Basilio sa tulong ni Simon. Dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay, pati na rin ang pagkamatay ng kanyang kasintahang si Huli, ay tuluyan na din siyang umanib sa balaki ni Simon na paghihimagsik. Sinamantala ni Simon ang pagkakataong iyon at ipinakita sa binata ang bomba na kanyang ginawa. Lampara ito na hugis granada ay kasing laki ng ulo ng tao. Iahandog niya ang magarang ilawang ito sa ikakasal na sina Juanito at Paulita. Ang ilawan umano ay magbibigay ng isang maningning na liwanag at pagkaraan ng 20 minuto ay manlalabo. Kapag itinaas ang mitsa upang paliwanagin ay puputok ito at ang granada ay sasabog. Kasabay nito ay ang pagkawasak at pagkatunaw ng kioskong kakanan, dahilan upang walang sinumang makaligtas sa mga bisita. Kapag narinig naman ang malakas na pagsabog ng dinamita sa lampara, ay magsisilbi itong hudyat para simula ng paghihimagsik na pangungunahan ni Simon. Araw na ng kasal ni Juanito at Paulita, at mag-iikapito na noon ng gabi. Palakad-lakad si Basilio sa tapat ng bahay na pagdaruusan ng piging. Nanaog na rin si Simon upang lisanin ang bahay dahil sa nalapit na pagsabog. Aalis na sana si Basilio, ngunit natanawan niya si Isagani, dating kasintahan ni Paulita. Pansamantalang nalimot ni Basilio ang kanyang kabiguan sa buhay, kaya pinagtapat niya kay Isagani ang magaganap na pagsabog. Binalaan niya si Isagani na kung maaari ay umalis na din ito upang hindi na madamay pa. Sakto naman at nanlalamlam na noon ang lampara, kaya inutos ng Kapitan General kay Padre Eirine na pakitaas ang mitsa ng ilawan. Ngunit inagaw ito ni Isagani, tumakbo sa asuteya at inahagis ang lampara sa ilog. Hindi natuloy ang balak ni Simon na paghihimagsik. Tumakas siya patungo sa bahay ni Padre Florentino, isang paring Pilipino. Nang malapit nang dumating ang mga huli kay Simon, ay uminom ito ng lason upang huwag na siyang maabot ang buhay. Dito na rin niya pinagtapat sa pari ang kanyang katauhan. Mula nang siya'y bumalik sa Pilipinas, buhat sa Europa, 13 taon na ang nakalipas, ang pag-iibigan nila ng kasintahang si Maria Clara at pagbabalat kayo niya bilang isang mag-aalahas. Sapakay na paghigantihan ang pamalaan sa pamamagitan ng isang paghihimagsik. Pagkatapos ng pangungumbisal, ay namatay na si Simon. Ang mga naiwang alahas naman ni Simon ay tinapon sa dagat ni Padre Florentino. Sa nobelang ito, si Jose Rizal mismo ang nagpahiwatig na tanging sa pamamagitan ng radikal na revolusyon lamang maaaring maglaya ang isang bansa mula sa tanikala ng dayuhang kontrol. Siniyasat niya ang matinding gawain na ito na maaaring maging walang kabuluhan kung ang pagpupunyagi ay nakatuon lamang sa kapakanan ng isang tao.
Si Simon sa nobela ay kailanman hindi naging matagumpay na rebolusyonaryo dahil ang kanyang ambisyon ay puno ng karahasan at paghihiganti, hindi para sa tunay niyang interes ng publiko. Nahikayat si Basilio at Isagani na maging bahagi ng kilusan, ngunit wala sa kanila ang kumbinsido na ang isang rebolusyon sa pamamagitan